Hello, good morning, good afternoon, good evening. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po si Ka-Enjoy TV. Samahan niyo po ako at gagawa tayo ng Maha Blanca. Ito po ang mga ingredients ng Maha Blanca. Condensed milk, 2 lata, big. Coconut cream, 2 lata, big. Kernel, cream corn, 2 lata, at 2 lata rin ng whole kernel corn, at 2 ring Alaska ibat. Ang asukal, may reserva lang yung iba dyan, pero hindi natin gagamitin lahat yan. 2 kahon na tag 200 grams na corn starch, 200 grams ang bawat isa niyan, 2 kahon yan. At cheese. Kahit anong cheese, pwede nyo gamitin. Kung anong brand ang gusto nyo, pwede naman. Nagawa tayo ng Maha Blanca. Ito po ay order na Ka-Enjoy, kaibigan, Ka-Enjoy, kapitbahay. Yeah, mga Ka-Enjoy, samahan nyo ako magluto. Ayan, inuna natin ilagay sa kawali ang 2 latang coconut cream. Susunod ka na rin ang 2 latang evaporada. Kahit anong brand, pwede nyo gamitin. Nasa inyo yan. 2 latang evap. Nalagay na rin natin ang 2 condensed milk, 2 lata. Yan naman ay pagsasama-samahin lahat ng ingredients bago pa kukuluan. Kung ang iluluto nyo ay 1 box lang, gawin nyo yung mga kita nyo dilata na tigalawa, gawin nyo tig-isa lang. Pag 1 box, tig-isa lang na dilata. Ayan naman ang 2 whole corn, jolly corn, whole. 2 lata rin. Ayong whole corn, meron niyang sabaw, pero alisin nyo muna, i-drain nyo. Hindi ko sinama yung mga sabaw niyan. Yun lang mais. Ayan naman ang cream corn. Cream corn, 2 lata rin na cream corn. Masarap yung maraming mais kasi malinamnam, malasa. Healthy pa yan, nakakabusog. Pwede siyang almusal, merienda, ng halian, hapunan. Pwede rin panghanda kahit anong occasion.
Ayan, titikman muna para konti-konti lang ang lagay na asukal para hindi tumamis. Kasi matamis na yung dalawang latang kondensada. Tikman nyo muna bago kayo magdagdag ng asukal. Nasa inyo yan. Nasa inyo kung gaano ang tamis na gusto nyo. Pwede kayong mag-adjust, magbaw. Dagdag unti-unti lang para hindi sumobra tamis. Haluin lang mabuti para matunaw ang asukal. Yan. Titikman natin muna. Para kung matabang, pwede magdagdag. Pero kung okay na yung tamis, tama na, wag na magdagdag. Kaya dapat pagdagdag ng asukal ay dahan-dahan lang konti-konti. Pwede naman tikman yan. Dapat tinitikman na bago ilagay ang cornstarch. Kaya pag nalagay ng cornstarch, hindi nyo na pwedeng dagdagan ng asukal. Pag okay na yung timpla nyo, hindi na kayo magdadagdag ng asukal. Lagyan nyo ng konting asin, pinch lang, pinch of salt, para mabalance yung tamis. At habang hinihintay natin kumulo, ayan, ang cornstarch, dalawang box yan, 200 grams bawat isa, i-dissolve lang natin sa tubig, yan, sa 2 cups na tubig. Ayan, nalagyan natin ng grated cheese. Yung iba naglalagay, pagluto na tapos na sa ibabaw lang ng maha. Pero ako, naglalagay ako ng grated cheese, hinahalo ko dyan. Kasi dagdag linamnam din yan. Saka ano siya, creamy. Kasi pag walang ganyan, di siya creamy, medyo matigas. Yan, creamy-creamy siya at sobrang linamnam pag nilagyan niya ng cheese. Ayan, kumukulo na. Bago inyo lagay, haluin nyo uli mabuti ang dinissolve na cornstarch sa bowl, stainless bowl, para kasi tumitinang yan sa ilalim, tumitigas. Kaya haluin nyo mabuti para matunaw, siyang mabuti matunaw. Ayan, kumukulo na, kulong-kulo na siya. Pwede na nating ilagay ang ating dissolved cornstarch. At pag inilagay, dapat mahinang apoy lang. Habang sinasali ng dissolved cornstarch, dapat sa mahinang apoy lang. Medyo binawasan ko yung aking luluto sa kawali. Lipat ko muna sa kaserola kasi punong-puno, baka umapaw. Pero kung kakasya, idadagdag ko na lang ulit. Ayan, sinalin ko ulit. Kumasya naman sila lahat. Sinalin ko. Nilahat ko na rin ang cornstarch, dissolved cornstarch. Dapat yan, samahin ng apoy lang. Kasi maninikit yan sa kawali. Didikit yan. Tapos tuloy-tuloy lang ang halo. Dahan-dahan, tuloy-tuloy ang halo. Medium lang ang apoy niya para hindi sumasunog, hindi siya didikit. At ang halo, tuloy, continuous lang ang halo hanggang matapos. Thank you.
Yeah, malapit na siya maluto, malapot na. Yeah, pag nakita niyo ang consistency niya na hindi na siya tutulo pag sinundok niyo sa sandok at hindi na siya tumutulo, pwede na siyang hanguin. Yeah, malapit na siya, konti na lang. Init-initin lang muna natin ng konti para yung umuusok na, mausok na siya. Yan, pwede na yan. Ayan, pag nakita ko ganyan na, kanina na sa medium fire, nilagay ko pa sa low medium fire. Hininaan ko pa ng konti para hindi siya masunog. Kayo rin lang ang ibabaw habang hinahalo ang ilalim dahil maninikit siya, masusunog pag hindi nahalo. Ayan, nakita nyo, hindi na siya tumutulo. Ayan, pwede nang hanguin yan. Pwede nang patayin ng apoy. Mainit pa siya, kaya medyo ganun. Pero pag lumamig yan, okay na yan. Maganda na consistency niya pag lumamig. Masarap na yan. Siyempre, creamy siya hanggat mainit pa. Pero pag malamig na siya, lalo na kung napalagay nyo na sa ref, napalamig, napakaganda niya, napakasarap, malinamnam. Yan, pag lumamig na siya, medyo kukunat siya ng konti, lalo na pagka pinalamig na sa ref, medyo makunat-kunat na yan. Magbabago ang texture niya pag habang lumalamig siya. Creamy siya. Ayan, pinatay na po, hanguin na. Huwag niyong i-overcook kasi pag na-overcook ang cornstarch, baka mag-misto lang paste naman. Yung tama lang. Tignan mo, kung titignan mo, mukhang malambot. Pero pag lumamig siya, creamy siya, hindi siya ganyan kalambot. Creamy na siya. Ito, creamy pa rin, pero iba yung malamig. Iba ang pagka-creamy niya. Medyo dry na.
So, ayan na nagawa natin. Tatlong tray at isang pinggan. Talaga nagtira ako ng isang pinggan para sa taste. At pang merienda na rin namin ng mga bata. Well, ayan. Maglalagay naman tayo ng cheese sa ibabaw. Okay, dito naman tayo. Tiki man portion. Kain tayo. Kain kayo. Mga guys, mga ka-enjoy. Oh, ang sarap niya. Kahit mainit pa, masarap na siya. Nakita nyo, creamy siya. Medyo malambot pa yan kasi mainit pa. Pero pag lumamig yan, abang lumalamig yan, magbabago ang texture niya. Ang sarap talaga. Yung cream corn, tsaka yung cheese, tsaka ibang ingredients sa gaya ng gatas. Ang sarap ng combination. Tapos, pa-tsubo mo, may mga ngata ka pang whole corn, malutong. Lalo na kung malamig na, galing na sa rep, naku, mas masarap yan at mas parami kong makakain. Makalimutan mo mag-diet eh. Enjoy, bebe! Palalamigin ko lang yan at mainit-mainit pa. Pag lamig, eh, ihatid ko na sa nag-order. Malinam-nam, ang sarap. Napaparami yung kain ko. Talaga. Hindi na tikim to. Kain na. Or lamon. Hindi na tikim. You see? Dami ko na nakain. Katatapos lang namin mag-lunch. Oh, sa mga hindi pa nakasubscribe, please don't forget. Like, share, and subscribe. Ka-enjoy TV. Thank you for watching. See you again on my next vlog.